Hi guys, this is Kim Magza and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, welcome and please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload new videos. So for today's video, as you can see sa ating title, tayo ngayon ay titikim ng pizza from small business. So ngayon, order tayo ng tatlong flavor ng pizza from El Chubby's Pizza na franchise ng Rani or ni Rani. Basta Rani's El Chubby's Pizza from Malab. So meron silang iba't ibang klase ng flavors. Meron silang ham and cheese. Meron silang Hawaiian Delight, pepperoni, vegetarian, bacon, and overload. So yun na ngayon bago nila yung pizza burger. So you can visit their Facebook page na sa ganun, ma-check out or ma-check ninyo yung mga flavors na available at meron sa kanila. So ayun, lalagay natin dito yung kanilang Facebook page and paki-like na rin para na sa ganun makadagdag sa kanilang viewers or sa kanilang mga followers. So yun guys, titikman lang natin siya lahat and ayan, hindi pa tayo nagbe-breakfast, lunch. So ito na yung pinakapagkain natin for today. So before anything else, ito yung mga details na usually tinatanong ng mga clients kapag bumibili sa kanila. So shelf life, best to eat while hot. Placing of order, pwede kayong tumawag sa kanila or pwede silang i-text or through their Facebook page. And deliver via Malabon Bayanihan Riders kung taga Malabon kayo. And kung taga labas naman kayo ng Malabon, pwede naman tayong mag Mr. Speedy, Lala Move, or Grab. Or Angkas, pwede rin. Contact number, nandiyan na rin, lalagay natin para nang sa ganun. Kung gusto nyong order, pwede nyo silang matawagan or pwede nyo silang na-text. So yun lang, start na tayo guys. Let's mukbang na this food. So ngayon, natitikman muna natin itong bacon. I love the look of bacon kasi ang dami niyang toppings. Hindi siya tinipid sa toppings, guys. Sobrang dami niya. Ay, tingnan niyo. Yung first pizza. Ayun siya, guys. Ay, hindi siya makita. Ayan. Ayan yung first pizza. Super dami ng toppings ng bacon. Feel ko yung bacon, ground siya. Ginawa siyang ground bacon para maging toppings. Kasi kung buo siya, pangit naman din, di ba? Visible talaga yung toppings at ang dami, hindi siya tinipid, guys. Tikman na natin siya. So ayan, napansin ko nandun sa product, medyo makapal yung layer ng ano niya, ng pizza. Medyo makapal yung tinapay. Pero nagbe-blend naman yung lasa ng toppings kasi sa sobrang dami ng toppings, nagbe-blend na siya sa dun sa tinapay. Yun lang yung napansin ko, medyo makapal. Pero okay na rin siya, masarap din naman siya. So now let's move on with the overload. Yung overload nila, feeling ko overload sa cheese. Kasi sobrang dami ng cheese. Yung meron niya dito as in punong-puno ng cheese. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano yung mga toppings nito. Pero, ayan siya guys. Punong-puno sa cheese. O, diba? Yan yung overload. Ang kapal lang nung kanilang tinapay. Tikman naman natin yung kanilang overload.
ko sa overload, para siyang Hawaiian. Pero marami lang talaga siyang cheese. Tapos parang hinaluan din, parang meron din siya nitong ground bacon. Kasi may nakikita ko mga ground pork. And then, nakikita ko meron din siyang pineapple. Then, meron din siyang pepperoni. Siguro pinaghalo-halo yung mga flavors, kaya overload siya. Pero yung cheese niya, talagang overload. Literal na overload kasi sobrang dami. As in, talagang napupuno siya sa cheese. At siya ang kapal ng cheese niya. So, okay ako dito sa overload. Okay din ako dito sa bacon. So, now, let's move on with their new product, yung kanilang pizza burger. Ito ang kanilang pizza burger. So, ayan. Feeling ko yung burger, yung patties, dinurog lang, tapos hiniwa-hiwalay. Ganun siya. Pero yung amoy niya, mabango, amoy talaga. Amoy na, amoy yung pagka-burger. Sa pizza burger, parang medyo nakulangan ako dun sa toppings. Parang ang konti lang ng toppings niya. And then yung burger, meron siyang konti. Pero, malalasahan mo naman siya. So, ayun guys. Abigyan muna natin ng pansin yung kanilang packaging. So, sa packaging, wala akong masabi kasi, usual lang naman din yung packaging nila. Yung sa mga small businesses na nagbibenta ng mga pizzas. Pero ito kasi yung isa sa special pizza na nakita ko. Ito yung pinakatakip nung kanilang pizza box. So sa packaging, makikita niyo dyan, Delicious Hot Pizza, tapos El Chubby's Pizza. And then yung chubby na tao dyan, tapos may hawak na pizza. And then, manipis lang yung karton niya. So, kapag binitbit niyo siya, kailangan ingatan. So, for delivery, pwedeng advice na lang sila na, ayun, handle with care. Ganun din sa ilalim. Tapos, meron din dito sa ilalim na basta may bandang harap na mga flavors, kung ano yung flavors na in-order niya para nung sa ganun pag dumating sa inyo, hindi kayo malilito kung ano yung nasa box. So, ngayon, yung sa smell naman. Sa smell, pagdating sa smell, mabango siyang lahat. Nung binuksan ko sila lahat, mabango. Hindi ko rin ma-distinguish kung saan yung naamoy ko, pero feeling ko lahat sila naamoy ko. Mababango sila lahat at talagang yung amoy pa lang, talagang appetizing na. Now, sa presentation naman, gustong-gusto ko yung itong kanilang bacon at saka yung overload. Kasi yung sa picture, as is talaga, kung ano nakita nyo dun sa picture, yun na yun. Pero ito kasi, ni-expect ko meron siyang mas malaking or yung talagang mas malalaking patty kasi burger nga. Pero feeling ko, ganun lang talaga yung toppings niya kasi nga burger or ewan ko, basta pizza burger kasi siya eh. So, expect ko ng pizza burger is as in pizza o tas may burger siya sa taas na malalaki. Pero ito kasi may burger din naman siya pero maliliit nga lang. Yun lang yung point ko. Tas medyo kulang yung toppings niya. Pero masarap pa rin siya. Kumbaga, kung ihilera natin dito or itatapat natin sa dalawa, masarap din naman siya. Lasa rin naman yung burger, yun nga lang, medyo konti lang yung toppings niya. So, sa taste, ayan, natikman na natin siya ng walang ketchup. Ngayon, titikman naman natin siya ng merong ketchup. Nung walang ketchup, masarap pa rin siya kahit walang ketchup. Merong mga tao na ayaw nila ng merong ketchup kapag kumakain ng pizza, pero yung iba naman, meron namang gustong may ketchup. So, kung ayaw niya ng may ketchup, masarap pa rin siya kahit malaki or makapal yung tinapay niya. Masarap pa rin siya, malasa pa rin siya. So, ngayon, titikman na natin siya ng may ketchup naman para nang sa ganun, compare natin kung anong mas okay, yung may ketchup or yung wala. Parang yung ketchup nila, hindi siya yung ketchup na matamis. Maanghang po siya. So, kung hindi kayo mahilig sa maanghang, huwag nyo na itry, guys. Lagyan natin ketchup. Hot sauce pala siya. Thank you.
Ang sarap. So ayun, itikman na natin siya, pero parang dagdag ang hang lang siya. Pero parang para sa akin na mas okay na wala ng ketchup or hot sauce. Pero kung mahilig kayo sa hot sauce, go ahead, dagdag lasa rin siya. Lahat ng pizza sila is less than 150 pesos. So sulit na siya, kumbaga. Kung tutuusin, sulit na siya. Good for sharing. At parang makakakain. 12 inch to isa. So malaki-laki na siya for 100 pesos. And kung i-compare natin sa mga pizzas na nabibili natin sa mall or dun sa mga kilalang pizzas, pwede natin siyang hilera. Yun nga lang, iba pa rin yung ingredients na ginagamit nila. Iba pa rin yung procedure nung pagbuo nila ng pizza. Unlike dito sa mga to, sa mga small time businesses na it looks cheap pero yung lasa niya talagang pwede mo siyang ihilera sa mga malalaki or kilalang mga Pizza Hut or mga Pizza Hut, mga kilalang mga pizza parlor. So ayan, dito na tayo sa Overload ulit. Tikman natin siya for the second time. Ayan, sobrang dami ng toppings niya. Enjoy guys. Oh, diba? Sobrang dami ng toppings niya. As in, napupuno talaga siya. Kasi nga, overload. Ayun, yung lasa ng kanilang overload, medyo parang tumatagal, medyo nakakaumay siya. So kung sa isang slice, pwede na. Kung mapapangalawa kayo, medyo nakakaumay na siya. Kasi sobrang dami ng cheese. Pero kung mahilig kayo sa cheese, this is good for you. This is perfect for you. Pero kung hindi kayo mahilig sa cheese, pwede na tayo mag-bacon and burger. Yun yung medyo bagay sa inyo kasi ito medyo mas exposed or mas marami yung toppings na talagang kung ano yung flavor niya. Sarap pa rin siya. Kumbaga sa unang tikim nyo, talagang super sarap niya. Pero pag tumagal kasi, tas ikaw lang kakain ng isang box, mauumay ka sa kanya. So ngayon, tikman naman natin yung burger ulit for the second time around. Napansin ko lang dun sa slice nila, makapal. And makapal, mas malapad yung slice, tapos yung bread nga nila is makapal. So sa price, kung i-compare natin siya dun sa product mismo, sulit na sulit siya guys, kasi maraming toppings and masarap talaga siya. I think masarap tong pizza burger sa hot sauce kasi medyo parang ang light lang nung timpla or ang light lang nung lasa niya. Mas masarap. So ayun guys, hanggang dito na lamang po, hindi na natin siya mauubos kasi sobrang dami nito guys. Hindi ko siya mauubos talaga lahat. So ayun, tinikman lang natin siya, ating dalawang slice. Super nag-enjoy ako sa pizza and super recommendable talaga siya. Kasi una, kung naghaharap kayo ng cheap pizza, eto, pwedeng-pwede na sa inyo to. And talagang
Hindi naman kayo magsisisi kasi yung toppings niya talagang marami. Yun nga lang, ang napansin ko medyo makapal yung bread niya. Pero nagbiblend naman yung lasa ng toppings at saka ng bread niya. Kasi kung manipis yung bread tapos maraming toppings, medyo mas nakakaumay siya. For the bacon, okay na okay ako sa bacon. Mas gusto ko siya, mas masarap siya. And yung lasa ng bacon nandoon, yung toppings, kung naghahanap kayo ng bacon, andoon visible talaga siya. Yun nga lang, ginawa nilang ground bacon. Dito naman sa overload, maraming cheese. Kung gusto niyo ng maraming cheese, kung mahilig kayo sa cheese, perfect to para sa inyo. Burger naman, yung burger pizza nila or yung pizza burger nila, okay na okay siya. Yun nga lang, na kontian ako or parang konti lang ng toppings na burger. Kung tatanungin nyo ko kung sulit siya guys, talagang good for sharing. So ayun guys, hanggang dito na naman po, hindi na natin siya maubos kasi sobrang dami niya. So nakakain ako ng 3-2 slice each flavor. So ang pinaka nagustuhan ko sa tatlo is itong bacon, kasi una, yung ground bacon niya talagang visible sa ibabaw at ang dami niya. And then ito namang overload, medyo lang, kasi yung unang pizza talagang nagustuhan ko yung unang pizza, pero nung sa pangalawa na medyo na umay na ako kasi sobrang dami ng pizza. So if you're a cheese lover, perfect to para sa inyo. And doon naman sa burger, medyo nakulangan lang ako dun sa toppings ng burger, pero yung lasa niya, andun pa rin yung lasa ng burger. Masarap pa rin siya sa akin kasi katulad ng itong bacon, magaan lang silang kainin. So itong si overload talagang, alam mo yon, overload talaga sa toppings. Talagang ito lang yung perfect na pizza na hindi ka na maghahanap ng cheese, hindi ka na maghahanap ng extra cheese dahil ito na yung sobrang extra cheese talaga. Literal na overload siya. Surprise, wala naman akong question dahil reasonable naman yung price nila. The price is lower than 150 pesos. So sulit na siya, okay na siya, good for sharing na siya. Unlike dun sa mga talagang malalaking presyo ng pizza na maabot ng 300, 200, ganun. So ito, okay na okay siya, good for sharing, good for barkada, good for snacks, good for merienda. So kung hindi naman kayo nag-rice, pwede rin ito siguro. Pero hindi na siya mukhang pang-diet. So ayun nga, overall, recommendable siya. At talagang, alam mo yun, mag-enjoy kayo pagka natikman nito guys. So hanggang dito na naman po guys. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. And click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. So ayun guys, meron tayong bagong backdrop. Kung nakikita nyo, white na siya. Before red yan, diba? Tapos meron siyang backlight. Pero ngayon, wala na. So ito na lang yung white and then nasa harap na lahat ng lights natin. So ayan, sa mga gusto mag-order, pwede nyo i-check ang kanilang Facebook page, pwede kayong mag-message sa kanilang Facebook page, pwede rin kayong tumawag and pwede rin kayong mag-text sa kanilang mga contact numbers. So yun lamang po guys, thank you so much, stay safe guys, God bless, ingat, bye!